nire-reklamo ni Nanay Diana ang hindi matapos-tapos daw po na paninira sa kanyang anak at sa kanilang pamilya ng pamilyang ni kinabitan ng anak niya. Wow. Nanay Diana, Ma'am Lawrence. Yes po. Magandang hapon po. Bakit naman po ganito kagulo? Matagal na po yan eh. Hindi sila matapos-tapos. Hindi, pinapalampas na nga po namin lahat ang ginagawa nila. Hanggang ngayon, gumagawa pa rin, pinagsasabihan pa rin kami kung ano-ano. Mm-hmm. Matagal na po kaming wala nung tatay niya, ma'am. Mag-almost 2 years na po. Eh, yung mga nakaraan po na ano nila, hindi na nga po namin pinapansin. Eh, sila pa po itong umaano sa amin at pilit kaming inaano. Kahit saan po ako makita, sisigawan ako ng fuck you po, patay gutom. Ginaganon po ako sa harap ng maraming tao. Nung last po kasi na ano, matagal na po yun. Kahit saan niya ako makita, papakuin niya ako. Pagtatawanan ng kung ano-ano. Tapos hindi na nga po namin inaano. Etos nagkaharap po kami sa barangay nung nakaraang gabi po dahil sa ginawa niya nga po sa akin nung nakaraan. Nag-uusap kami na kami-kami lang. Pati si mama, dinadamay pa rin po niya. Tinatawag niya pa rin po ng bugaw. Pok daw si mama, ganun-ganyan. Pero din. Ma'am Lawrence, nung nakipagrelasyon kayo, alam niyo na may asawa? Hindi po. Alam ko po na may asawa siya, pero ang sabi niya po sa akin, hiwalay na po siya. Ah, hiwalay. Pero kasal opo, sila? Tapos, kasal? Kasal daw po sila, opo. Mm. Tapos nagkaroon po kami ng anak na dalawa, pero hindi naman po kami totaling nagsama. Kumbaga parang pupunta lang po siya dito sa amin, magbibigay ng 100, pangkain namin mag-iina. Babalik ng hapon, magbibigay rin po ulit ng 100. May asawa na po ako ngayon. Hindi okay. Rin po nila kami pinapatahimik. So ang talagang naninira sa inyo ay itong si Angel, yung anak daw po. Yung tatay din po, yung dating nakarelasyon ko din po, ganun rin po. Pero pinapalampas na nga po namin. Ito pong anak niya, palaging ganun na lang po nangyayari. Kahit saan ako makita, kahit yung mga anak ko po, minsan nasasabihan na rin niya ng patay gutom daw po. Si Angel ang nagsasabi niyan. Opo. Wala naman po kami hinihingi sa kanila kahit piso, kahit na sustento para sa mga anak ko. Wala po ako hinihingi. Mga gano'ng katagal na yung ganyang pangyayari na minabastos kayo o gano'n? Nung last po, netong 25 lang, nung last po na ginawa niya sa akin na hindi na nga po ako nakapagpigil, nagreklamo na po ulit ako sa barangay nila. Tapos, nung ano nangyari? 25, mag-hearing pa lang daw po kami sa November 3 po. Pero itong si Angel Endaya, anak siya sa legal wife? Opo. Ah, okay. Sige, kausapin natin ngayon yung mga nirereklamo, si Angel and Daya. Oo, Attorney Samperer ito, no? Magandang hapon. So, totoo ba itong mga sinasabi nila, Ma'am Diana at Lawrence? Sinasabihan niyo daw sila ng pok. Unang-una po sa lahat, 12 years po yata naging sila ng papa ko. Bata pa lang ako, dinadala na ako ni papa doon. Tapos, sabi sa akin ng mama niya, huwag ko daw po sasabihin kay mama. So, since papa po ako nun, sabi ko, wala po akong alam. Pero nagkabaranggayan po sila, sabi ko sa sarili ko, huwag ako lumaki tapos kayo pa din. Ako nalalaban para sa mama ko. Hanggang ngayon po, yung bata kong kapatid, yung ayun po, 9 years old, nagsusumbong sa akin. Ate, dinadala ni papa doon. Nandun sila sa may kwarto. Sabi, huwag po daw sasabihin kay mama. Si mama po, may sakit sa puso. Sabi ko, ako po nakapagsalita ng masama, pero kasi sobrang sama. Wala, sino po kakampi sa amin? Wala po kami kakampi kasi si papa, kakampi nila. Sinong tatayo sa pamilya namin nakamampi, kundi ako lang para sa mama ko. Yung papa mo, nung time na yan, hindi alam pa ng nanay mo na may kabit ang tatay mo. Alam po niya. Alam ng mama alam mo. Alam po ni mama, sa totoo lang po. Inatake po si mama sa puso nung time na nalaman niya. Sobrang galit na galit ko po kasi wala akong malapitan. Sanino ko ilalabas yung galit ko na inatake yung mama ko. Dahil sa sama ng loob sa kanila, nakiusap po si mama sa kanila. Alam po nila yon. Nakiusap si mama na kung pwede lang amin, wag na, maraming lalaki, wag naman yung asawa ko kasi maliliit pa yung anak ko. Ako, totoo lang po, yung ugali kaya, totoo, yung masama ugali ko sa kanila. Sa kanila lang po kasi kahit tingnan mo yung record ko, wala po akong kaaway. Kasi po yung pinagdaanan ko ng bata ko, na nalaman ko po yung bata ko pa lang ako, nakikita ko na yung mga kalokohan nila. Hanggang sa ngayon po, daladala ko yun eh. Para lang fair, no, Angel, totoo ba yung mga sinasabi na kapag andyan daw sila, sumisigaw ka daw ng pok o kaya minumura mo daw sila?
Ma'am, sa totoo lang po yung nahuli ko sila ng papa ko, nagaling yung papa ko dun sa kwarto nila po. Oo. Totoo po yun, pero hindi po ako, hindi ko po sinaktan, pero yung, ako po yung nakahuli, hindi po yung mama ko. Ako yung nakahuli po. Ma'am Angel, so si Mami po, nagkakumprontahan na po ba sila Nati. Nito ni Ma'am Lawrence before? Oo. Nalanggay ko po sila. Butang 2008. Ano un pong 2008, ma'am? Sabi kasi kanina, Charisse, nakiusap na itong si Legal Wife. Ito po ng 2008. Ito po yung dinarangay ko po ng 2008 na sabi po ng katibayan po na wag daw po ang ano po dito. Bawal po silang magkita o magtagpo kahit saan pong lugar. Okay. Eh, yun po. Pero? Magtatagpo po sila hanggang po sa nagkaanak pa. Eh, pero po yung ano, yung kasunduan, bawal po sila. Kasi po, ito po yung kasunduan po. Attorney, bali ang sinabi po ni Nanay, 2008 po, merong agreement na bawal na silang magkita. Yun nga. Pero eh, ang sinabi po ni Ma'am Lawrence kanina, tama po ba Ma'am Lawrence, nagkahiwalay lang po kayo 2 years ago? Yes, ma'am. 2008 po, hindi pa po kami magkakilala ng asawa niya. Bali, naging kilala ko lang po yon 2009 ng September. Alam niya po na may asawa, eh, nakiusap pa po ako sa kanya na kung pwede po, iwalayan niya po yung asawa ko. Kasi po, alam niya, sabi ko, kawawa yung mga anak ko kung ang asawa ko. Sabi niya po sa akin, hindi ko papatulan niya si Kuya Junior, sabi niya. Sige. Ma'am Lawrence. Yes, ma'am. Si Idol Rafi, ayaw niya nang nagsisinungaling, lalo na kayo yung lumapit sa amin. Sa, okay, ayusin po, natin to kasi delikado ka dito. Alam mo naman na kabit ka, ang legal wife ay si Ma'am Nati. Kayo po ba yung nasa kasunduan nung year 2008? Kasi kaya nating patunayan kung ikaw yun o hindi. Ako po, nagkaroon po kami ng kasunduan nun, ma'am. Pero 2008 po, hindi ko pa po talaga kilala yung asawa niya. Kasi po, nabuntis po ako nun 2010. 18 anyos pa lang po ako. Sandali lang ha. Sinasabi mo na yung 2008 na kasunduan na yon, hindi ikaw yung nandun. Pero nagkaroon po kami ng kasunduan. Pero hindi 2008. Ma'am Nati, baka hindi naman 2008 yan. 2008 po, ito po, galing po sa barangay. Pangalan ba ni Lawrence? Si Lawrence yan? Opo, ito po, opo. Ito, Lawrence Flores po nakalagay. Naku, nagsisinungaling ka naman, Ma'am Lawrence eh. Public document yan. Public document yung hawak nila, Ma'am Nati. 2020 lang po ito, ma'am. Na-picture po nila na magkakasama sila na birthday po. Birthday po ng mama ko. Supposed to be po. Dapat kami yung kasama niya. Pero mas pinili ko ng papa ko nakasama sila. Okay. Sasabihin nila na matagal na po silang hiwalay. Ito po 2020 picture po yan na magkakasama po sila. Ma'am, meron ngang year 2008. Lawrence Flores, ikaw ito. Ma'am Lawrence, nagsisinungaling po ba talaga kayo sa akin? Hindi po talaga, ma'am. Promise talaga. Alright. Kasi hindi man po ako lalapit. Kasi lalapit, kaya nga po ako lumapit dito. Kaya po naging aminado naman po ako na naging kabit ako. Kasi nga, nagpunta rin kami ng barangay, ma'am. Wala rin nangyayari. Okay. Ang akin lang naman, ma'am, gusto ko lang maging tahimik lang yung buhay ko. Mm-hmm. Sige, kaya, ma'am. Si Angel po, nakiusap din yan sa akin. Minsan pumunta dito sa bahay. Sabi niya, ate rin, sabi niya, mabuti yan, hiwalay mo si papa kasi bata ka pa. Sabi niya, may mas maganda pang buhay. Sabi ko, girl, pinapangako ko yan sa'yo. Hindi na talaga ako babalik sa papa mo kasi okay, ma'am. Iniisip ko naman na naging buhay prinsesa ako dyan. Hindi, totoo yun. Kung kayo nag-uulam ng tuyo, mas higit sa amin. Okay, sabi ko, ma'am. Ang mga anak ko, kung magkano lang ang bigay ng papa niyo, yun lang tinatanggap ko. Okay, sige, ma'am. Nagtatrabaho lahat yan. Hindi kami humingi ng sapat dyan. May naano ko, ma'am. Angel, ang pinapakiusap lang naman sa inyo ni Ma'am Lawrence ay tigilan na siguro yung paninira. Hindi na daw niya babalikan ng inyong tatay. Pwede bang ganun? Kami po yung nakiusap sa kanila na huwag siusirain yung pamilya namin. Bakit hindi po nila kami pinakinggan nung ganun? Kung kami po yung nakikiusap, kami lumalapit sa kanila. Pinagsantabi nila, nagpunta po sila ng tulpo. Kami na nahimik po kami. Kami pa yung natawagan ng tulpo. Hinayaan po namin yun. Ngayon, makikiusap sila, natigilan sila. Bakit? Ako, nung bata ako, nakiusap ako sa kanila. Nakiusap ako na kung pwede, wag naman yung papa ko kasi bata okay. pa po kami nun. Naintindihan kita, no? Talagang sabi ko nga kanina, ang may karapatan dito talaga ay ang yung ina. Alam naman natin at aminado naman si Lawrence, sinabi niya kanina na naging kabit siya. At napaintindi ko naman kay Lawrence na yun yung consequence ng pagiging kabit niya.
Kasi kayo pa rin ang nasa tama kasi kayo yung legal. Si Miguel, di ba, yung inyong tatay nakakulong? Anong naging kaso po ni Tatay Miguel? Ay, sasabong lang po yun, ma'am. Okay. Mm-hmm. Sige po. Ma'am Lawrence, ewan ko kasi sorry, kahit na ikaw yung complainant, kanina nagsinungaling ka sa amin nung sinabi mo na hindi ikaw yung nasa 2008 na kasunduan. Hindi naman porket kayo po yung complainant, kayo na yung aming kakampihan. Kasi fair po kami dito. Malinaw sa inyo, ma'am, na ang legal na asawa ay si Ma'am Nati, legal na anak nila si Angel, at kumabit kayo sa may asawa. Sa akin kasi, usapang legal, pasalamat nga po kayo, hindi kayo pinakulong eh. Yan na lang yung nagagawa nila sa inyo. Ang akin kasi, buntot mo, hila mo, di ba? Ginawa mo yung isang bagay, kumabit ka sa may asawa, bakit ka ngayon matatakot na may mapapahiya ka sa publiko? Iyon yung consequence ng ginawa mo. Kakausapin na lang namin sila, Angel, siguro, wag idama yung nanay mo. Try namin kausapin sila na ganun. Kaya lang syempre, nanghingi din sila sa iyo ng pakiusap na wag sirain yung pamilya nila before. Yun kasi yun, Ma'am Lawrence eh. Yan yung consequence ng pinasok mong sitwasyon at hindi namin pwedeng i-impose kahit legally. Magkasuhan man tayo, baka sabihin lang din sa inyo ni Judge yung sitwasyon kung bakit ka napunta dyan. Kasi kung hindi mo nga naman kinabitan yung asawa ni Ma'am Nati, eh wala ka dyan sa sitwasyon na yan, hindi ba ma'am? Kasi nga ganito nga yun, ma'am. Noong time kasi na nakiusap sa akin yung si Ate Nati, tinuto ako naman po yun na hindi na ako mag-aano sa papa niya, sa asawa niya. Si yung tatay lang nila, punta nang punta dito. Hey, ma'am. Tapos nung nagkaanak po kami na nakipag-iwalay na ako dahil wala naman po nangyayari na ano. Babanta din po yun kasi mami, si yung tatay po nila na, sige itakas mo yung anak ko, bakit wala ka bang matitirang pamilya dito? Maganon po sila nun, ma'am. Ganito na lang po, ma'am. Ma'am Lawrence, nasabi ko po sa inyo yun. Siguro yun talaga yung consequence ng pinasok ninyo at sabi nyo nga po, aminado kayo. Ang pwede na lang namin gawin is, siguro kausapin nyo ngayon sina Angel tsaka si Ma'am Nati. Kayo naman po yung makiusap sa kanila kasi nakiusap daw po sila sa inyo dati. So kayo naman po yung makiusap sa kanila and then tignan natin, ma'am, kung dahil sa pakikiusap ninyo ay maitigil na yung paninirang ginagawa nila sa inyo. Hello. Huwag ninyo itadami sa ako. Wala naman na kasi kami talaga nung nasa uwa tsaka yung patay mo eh. Kaya lang din kami humingi ng tulong dito kasi kahit anong hingi namin ng ano sa inyo sa mga barangay, lagi pa rin kami napapahiya. Alam ko din niyo po huwag mo humingi ang karting sa kamali ko. Hindi rin naman naging maganda yung buhay ko kung inaakala niyo lang. Sana eh, huwag niyo na rin dinadama yung mama ko, yung mga anak ko, kahit ako na lang eh. Kasi ako naman yung may kasalanan eh. Ba't pati si mama nadadamay, pati mga anak ko nadadamay. Ma'am Lawrence, dito po ma'am, baka gusto niyo po na humingi lang po ng tawad. Lalo na po doon nanay Ma'am Lawrence doon sa anak. Hindi po talaga natin masisisi ma'am eh. Siguro mapagsasabihan po natin si Angel pero ma'am, humingi lang din po kayo ng kahit konting tawad lang po kay Angel at saka Dama. Kay Ma'am Nati. Sige ma'am, go ahead po. Hindi ko alam kung dapat pa ako humingi ng tawad sa kanila ma'am eh. Sa mga ginagawa nila sa amin eh. Ma'am, kasi yun talaga ang ating, ang nakikita ko kasi talaga dito, nasaktan nyo talaga itong pamilya. Sila ang legal. And ako, behavioral scientist ako, hindi lang ako lawyer. Iyan kasi yung mahirap eh. Kailangan nating panagutan yung ating mga actions. Lagi naman tayong may choice. Ang dami ding lalaki sa mundo. Pero pumatol tayo sa may asawa. Yung mga nangyayari sa inyo ngayon, consequence yan ng choice nyong pumatol sa may asawa. Dapat noon pa ay naitigil na yung sakit na nararamdaman nyo ngayon kung tinupad nyo itong kasunduan way back 2008. Nakalagay dito na ako po, si Florence Flores ay iiwas na kay Miguel Andaya. 2008 pa to ma'am, nakasunduan. Alam nyo po yung pinapasok ninyo, so ang sinasabi lang po namin, kung gusto nyo pong humingi ng tawad para sana itigil na nila. Kasi sila yung nasaktan dito, sila ang pamilya. Kayo may choice kayo noon.
pumatol sa hindi naman may asawa. Ang dami pong lalaki, hindi po ba? Nagmakaawa sa inyo yung asawa na tigilan na. Kaso nagpatuloy pa rin. May isa pang kasunduan dito, 2021. Imagine from 2008 to 2021. Ganun katagal, ma'am. Ang hirap at sakit din sa legal family. At ayaw nyo pong humingi ng tawad ngayon. Hindi naman po, ma'am. Ano po yung 2021 na binigay po nila, ma'am? Ganun din ang nakasabi dito, ma'am eh. Angel, itong kasunduang ito ngayong 2021, tungkol saan to? Kasi ang nababasa ko lang dito, kusang loob na titigil na. Ito po yata yung pakikipaghiwalay niya. Dito po alam okay. Sa kanilang dalaw, pakikipaghiwalay po siya nila. Siya pa pong pinatawag niya po yung asawa Sige. Ko. Siya pong nagbarangay. Gusto niya po na magkaayos daw po yun. Okay. Magkaayos daw po yung paghihiwalay nila. Pero po, ilan lang, gusto niya pong makipagbalikan sa asawa ko. Okay, ganito na lang. Sasamahan na lang po namin kayo ulit sa barangay para mapagharap po muli kayo. And then, tututukan natin tong kasong ito para once and for all, masettle na natin itong issue na to. Kakausapin naman po kayo ng staff. Okay. Ma'am okay. Lawrence at Ma'am Angel, huwag niyo pong ibababa. Pasasamahan po namin kayo sa reporter para this time kasama po kami sa barangay. Magwi-witness po. Okay? Para ma-settle po natin to, huwag niyo pong ibababa yung telepono.